Hello, we're SpeedWorks Engineering. I'm Ryan and this is Leo, my partner. So we're mechanical engineers. Ayun, nandito ulit tayo sa Dyno Pro for a Dyno Day. Ito yung waiting area ni Dyno Pro. So pwede mo papuntahin dito yung girlfriend mo, asawa mo, kung sumama sa'yo sa Dyno at binabantayan ka. Then, kung hindi nila alam magkano yung price ng tuning, pwede mo kami sabihan beforehand para hindi ka mabuko. So, ayun. So hopefully, may matutunan kayo, may ma-share kami ulit kasi yun naman talaga yung goal namin. Then, we post this on Facebook and sa YouTube din kung gusto nyo balik-balikan. Kasi yung Facebook, syempre matatabunan siya ng maraming posts. So, comment or message us with any questions. My dad, Nilo San Juan, happy birthday, February 22. Siya yung nag-inspire sa akin magkalikot ng kotse. He would bring me to car shops and siya rin nagturo sa akin mag-drive, maglinis ng car. So kung na-tune yung car mo ni Speedworks, be thankful for him also. So ano, tara, sama kayo sa amin sa day namin and tingnan nyo kung anong nangyayari. Yan, so hello, Civic, all motor race car, then Chester. So yun nga, para liwanagin lang, nung nagkaroon ng 4 million na race, nagpa-tune sila sa amin, pero naningil kami. Wala kaming in-sponsoran, and since naniniwala nga kami na dapat lahat ng shop masaya and tulong-tulong, wala rin kaming pinustahan. So pwede kayo lumapit sa amin, kahit sinong bumuo ng car nyo, Welcome lahat sa amin. And friends natin lahat, gusto natin lumago yung community, dumami yung naglalaro ng mga kotse. So, tip nga pala para hindi ka balik nang balik sa dyno, para ma-check mo kung wiring mo naglo-loko kasi syempre hindi naman ganoon kabata yung kotse. Kalug-kalugin mo yung wiring mo. Then yan, itong box na yan, kahit ganun-ganunin mo, pag nagbago yung takbo, alam mo na may kailangan kang ayusin. Pag tumanda yung mga pin ng Honda, yung mga connector niya sa loob, minsan nagkaka-umido. So, kailangan dinisin or worst case, palitan na pag maluwag na siya. Ayan, so sineset up nila yung dyno, running on different fuel. Ito, running on Hondata. Isa nga pala sa ginagawa ni Hondata, pang data lag. So, yung data lag, nire-record niya yung takbo nung ECU, ano ginawa nung ECU. Para malaman mo kung saan ka mag-a-adjust and saan ka mag-check din kung nagka-problema kasi nakikita rin niya yung binabasa noong sensor. Ayan. Pero syempre, since nakapatay pa yung engine, wala pa siyang nire-record. Pero makikita niya yung ginagawa. Ayan, mga sensor. So yun, we'll see what it makes. So yung EG na red na race car, final numbers, 283 wheel horsepower, then pinakamalakas na torque niya, 184. Bango yung graph kasi tinanggal nila yung VTEC para mas magaang rumev. So naka VTEC, they call it VTEC killer. Ayan, kaya medyo bango dyan kasi pangit pa efficiency ng engine kapag ka, dahil malaki yung cam. So, yun nga gusto natin, karamihan ng mga tao, enjoyin yung cars nila sa racing, lalo sa legal races. That's why, yan, any shop, kahit sino bumuo, welcome na magpa-tune sa amin. So, yun, we hope to see you all soon. Yun, so, 370Z... US version, manual. We tuned this car before, so makikita naman namin kung kami nag-tune. Si ECU Tech may programmer ID. So,
nagsabi niya yung kung kailan siya tinun before. So 370C, headers, intake, exhaust, manual, 320 wheel horsepower. So ito yung torque, yan yung naramdaman mo pagka yan yung sandal sa upuan na sinasabi. So it means pagdating ng 2005, halos puno na yung torque niya. Then horsepower naman yung feeling mo na yung RPM mo pag sa dulo, tumataas pa nang mabilis. Formula ng horsepower and torque is horsepower equals torque times RPM divided by 5252. Kaya kung napansin nyo, pag foot pounds yung graph mo, lagi mag-intersect yan dito. Ayan, so Supra, ito yung kinakabitan ng intake manifold last time. So after testing and data logging sa street, dyno naman. So yung sa street, para ma-sure na walang issues before kami mag-dyno. Although may tune na siya dati, we want to compare yung difference ng intake manifold na bago, since yun lang naman kinabit. Last time, kinabitan natin to ng intake manifold. Then, syempre, the owner wants it dynoed. So, last time, 707 wheel horsepower siya. Stock engine, pure 800 turbo, bolt-on turbo siya. Kamukha siya na stock na mas malaki yung loob. Then, naka-transmission upgrade. So, yun, without the manifold, 707. Ngayon, naka-manifold, umabot tayo 740 wheel horsepower. So, yan, same na siya dun sa horsepower nung silver na Supra. So, pareho na silang number 2 sa Pilipinas. Ngayon, we're tuning our second Honda for the day. Tune namin itong Honda with stock ECU. Gagamitin namin Chrome software. B20 stock block with nilagyan nila ng VTEC head conversion, stock internals and turbo. So medyo conservative lang tayo ngayon. Tuning gawa ni Kirsten F55 turbo. Yan. So ito yung dating shop namin, 2007 hanggang 2009. Yan, Mindanao Avenue. Okay, so nirecord natin yung takbo kanina. Tignan natin yung data log. Then, adjust tayo based doon. Pwede na. Okay na to. Log boss. Okay na.
Street tune na, then lipat naman tayo sa yellow na Montero ni Karsten. Ayun, see, yun na, tama-tama. Okay. Okay, so street tuning done, dalawang Montero. Oh, yun nga, gusto natin na-enjoy ng mga tao kahit SUV, kahit Honda, pwedeng ilaban sa karera. Before we continue, hi to Sir Mon Bergonia and Mr. Justin T. All the way from Bacolod. O yan, sample lang ng ano, ng diesel tsaka gas na dynograph. So yun guys, sinasabi natin kanina, yun gas dumudulo. Yun yung na-feel mo na pag tumataas yung rev, may power pa siya. So ito, EG na race car, 282 at the wheel. Mababa torque niya, pero tuloy-tuloy yung horsepower niya sa dulo. Then, ito naman, sample ng Montero na Gen 3 with upgraded turbo. Malakas yung torque, 555. Tapos horsepower niya, 327. Pero, ayan, malakas sipa. Then, pagdating ng 4,000, wala na siya masyadong power. Kasi ganun naman yung mga diesel eh. Like what we said, 5252, nag-i-intersect yung torque at horsepower pag foot-pounds ang graph mo. So kaya dito, hindi na sila mag-abot kasi hindi siya umabot ng 5252. So usually, yan, horsepower sa left. Kami, ganun ginagawa namin. Pero iba-ibang style. May ibang tuners, hiwalay yung torque, hiwalay yung horsepower. So kami, ganyan, para may overlay, nakikita namin yung relationship ng power at torque. So yun. So itong Supra na yellow, initially meron siyang ano port injector controller. So ngayon, may problema kasi yung port injector controller module niya. So we have to remove muna yung port injectors and tune this on blaze fuel since kakapusin kung wala tayong port injector. So detune mangyayari sa atin ngayon. Pagkatapos lang natin mag-tune ng yellow Supra on the dyno, we tuned it on blaze fuel with water meth injection. So now, we got 578 horsepower and 540 torque. Initially, this was 700 torque and 820 horsepower on E85. Pero since nagtanggal tayo ng additional fueling na port injection, hindi natin kaya supply yung E85 ngayon. So detune tayo muna sa blaze fuel. So now, makikita nyo yung torque, it comes a little later than a normal Supra because obviously big turbo siya. So mas late ang torque natin. But top end naman, bawi naman sa top end. So makita nyo naman, from Honda to yan, bagong laruan ng mga tao, Supra, lahat ginagawa namin. Kasi everyone is welcome. Tapos yun, gusto namin lahat ng tao na gustong maging mas masaya i-drive yung kotse nila and mag-modify ng walang hassle, makatulong kami. So ano, thanks for joining us. This is our last car na for today. Ginabi na tayo. Yeah, tanong lang kayo, comment, anytime. Yan, lagi naman kami sumasagot kahit sa Facebook. So yun, hopefully makatulong kami sa projects nyo. Tapos see you soon, Davao. March. We'll be going there for the opening of Pat Garage Dyno Room.